Oh, di nuna mati ka sa ata. Poro niyo kanike sila sa sisi. Poro tanong. Ay, kuwan tanong siya ba? Ang iti niyo mati proto sa kuwan. Ayan. Oh, abin na. Baka ito na. Oh, mala niya skin yan na. Ubin kasi na kuwan na niya sa puti. Kuwan na niya nag-iya skin yan na. Ubin? Pugong daw kada nung sa bugat. Matanya kami ada no. Nari semua. Kata jali kud gab. Sekarang ya. So lahat po mga kapatid. Walang mahirap, walang mayaman, lahat ay dadaan sa sitwasyong ito. Tayo ay nagmula sa lupa, tayo ay babalik sa lupa, at mula rin dito ay bubuhayin tayo muli ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sa ganun ay tayo kanyang hatulan sa mga nagawa natin dito sa mundong ito. Faman wajada khairan falyahmadillah, kaya sino man ang kaniyang makuha ay ang mabuti, kaniyang puriin si Allah subhanahu wa ta'ala. Waman wajada ghayra dhalika fala yaluman na illa nafsa. At kung sino man ang iba dyan ang kaniyang makuha, kasamaan masama ang kaniyang makuha, wala siyang sino mang masisisi maliban na lamang ang kaniyang sarili. Kung ano man ang tinanim natin dito sa mundong ito, siya rin ang aanihin natin dito sa libingan, ilalim ng libingan, higit lalo sa kabilang buhay. Kung mabuti ang itinanim natin dito sa mundong ito, mabuti rin ang aanihin natin. Kung masama ang itinanim ng tao dito sa mundong ito, masama din ang aanihin niya sa kabilang buhay. Kaya mga kapatid, sa isang mananampalataya, hindi po niya tinatakasan ang kamatayan. Bagkus, kanya po itong pinaghahandaan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Allah at pagsamba niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sino man na makakatakas sa kamatayan. Sa tuwing tinatakasan ito ng tao, sinasalubong naman ito ng kamatayan. So walang paraan para makatakas sa kamatayan. Kaya ang nararapat ay paghandaan natin ito mga kapatid sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsamba kay Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa puntong ito, mapapakinabangan ng tao ang kanyang mga mabubuting gawain, ang kanyang pakikisalamuha sa mga tao, kung mabuti ang tingin sa kanya ng mga tao, kung mabuti ang naaalala sa kanya ng mga tao, sila ay nakakapanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagsasaksi sa kaniyang kabutihan, sa kaniyang kabutihang asal, sa kaniyang pagiging mabuting Muslim. Allahu Akbar. Kabilang ito sa makakapagbigay ng pakinabangan sa taong yumao, na kung saan sa tuwing mayroong nananalangin para sa kanya mula sa kaniyang mga kapatiran, sa tuwing mayroong mga nananalangin ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya, ito ay nakakapagbigay ng kabutihan sa kanya. Allahu Akbar. So ang tao mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag mabuti ang kaniyang gawain, mabuti ang kaniyang pagkikitungo sa mga tao, sa oras ng kaniyang kamatayan, marami ang malulungkot, marami ang mananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan, kapatawaran para sa kanya. Subalit, kung ang tao ay masama ang kaniyang gawain, masama ang kaniyang pagkikitungo sa mga tao, ang mga taong iiwanan niya ay makakapagpahinga, matutuwa pa sila dahil sa nakapagpahinga sila mula sa kasamaan ng kaniyang gawain, kasamaan ng kaniyang pag-ugali, at sasaksi pa sila ng hindi kabutihan. So nararapat sa atin sa tuwing tayo ay nakakasaksi, sa tuwing tayo ay nakakakita ng yumao, sa tuwing tayo nakakakita ng namatay, dapat na mas naalala natin, tayo nagigising, tayo mas namomotivate
napapalakas ang ating pananampalataya kay Allah, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalaking hikma, napakalaking wisdom kung bakit natin binibisita ng mga kalalakihan ang libingan, ay nang sa ganun ay naaalala natin ang akhirah at nakakapagbigay ito ng motivation sa atin para magpalakas ng pananampalataya at pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala.